an sa maraming kahirapan ng buhay. Tanungin niyo ang maraming iglesia ni Kristo, paano sila nakatatawid sa kabila ng maraming balakid, sa kabila ng maraming intindihin, sa kabila ng maraming problema? Tanungin ninyo yung mga nakikita niyong iglesia ni Kristo na nakaangat, nagsimulang maliit sa kabilang kalagayan, nagsimulang abang-aba, pero nabago ang antas ng kabilang kalagayan. Iisasagot niya, awa lahat ito ng Diyos. Awa ito ng Diyos sa amin. Ang tanong, bakit sila kinaawaan ng Diyos? Bakit sila pinagpala? Bakit sila biniyaya ng Diyos ng gayon? Bakit ibinigay ang kanilang pangangailangan at higit pa, kaya nakatim sila ng ginhawa? Isa lang ang sagot niya, inayos nila ang pakikitungo sa Diyos. Ang Diyos ang nauuna sa buhay nila araw-araw kahit masuliranin. Makumbinsi sana namin kayo, mga kapatid, na kayo man kahit anong problema ang bumangon, unahin niyang Diyos. Pag may problema, sa Kanya kayo kagad tumakbo. Pag wala na kayong kapanatagan, siyang unang hanapin ninyo. Pag merong kayong sakit, siyang unang lapitan ninyo. Sa Kanya kayo dumulog at magmakaawa. Pagka kayo kinakalom ng matinding agam-agam, lalo na kung kayong ama o ina o magulang na siyang tinatanaw ng inyong mga anak sa kanilang pagiging kalagayan, ang unahin ninyo na lapitan ay ang Panginoon Diyos. Hayaan nyo na yan ang masalin sa buong sambahayan ninyo, na hindi sila hihiwalay sa Diyos kahit ano pa ang mangyari sa kanilang buhay. Pagkaganyan, nakatitiyak tayo. Hindi tayo nabigo bilang isang ama na responsable. Hindi tayo nabigo bilang isang ina. Hindi nabigo ang isang mabuting magulang kung naisalin niya ang isang tunay na pagkakilala at pananalig sa Diyos sa kanyang sariling sambahayan. Sana ganito ang maging kalagayan nating lahat. Pati ginagawa namin yan. May panata pa kami. Kaya lang, hanggang ngayon, para pong mailap ang tugon ng Diyos. Ang tanong, dapat na ba tayong magsawa? Dapat ba tayong mainip sa pag-aantay, sa tulong at sa klolo ng Diyos? Anong bintaha pagka ang Diyos ang ginawang tiwala at pag-asa ng mga lingkod niya? Pakinggan niyo pa ang mga talatang ito. Ako sanay ng lupaypay, kundi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupaypay.